ang Fourth Dimension Pouch! Mama, okay lang po ba kayo? Ay, buti buhay pa ako. Mama, nakakatawa naman po kayo. Hindi naman po kayo mamamatay kung matatabunan kayo ng kalat na to eh. Bakit ba kasi ang dami mong mga kalat din sa kwarto mo? Nobita, ano bang tingin mong mapapala mo dito sa mga kinukolekta mo? Balak mo bang magtayo ng tindahan? Kung hindi, itapon mo na lang ang mga gamit mo na hindi kailangan. Pero kahit sabihin nyo pa yan. Pwede ba? Huwag ka na magpalusot. Linisin mo ang kwarto mo. At pagkatapos, bumaba ka dahil meron akong iuutos sa'yo. Maliwanag ba yon? Opo! Sige na naman, Doraemon. Alam ko naman mabait ka, kaya tulungan mo na ako. Sige na, pero imbis na yung bulsa ko, ito na lang. Ang Fourth Dimension Pouch! Kung isusot mo ang pouch na yun sa may tiyan mo, magiging konektado yun sa Fourth Dimension. Ah, ganun pala. Tulad yan ang bulsa ko kung saan pwede ka maglagay ng kahit ano. Sige, subukan mo. Ito. Eh, mas malaki to kaysa sa pouch. Okay lang yan. Oh, pumasok! Ang galing naman! Kitam? Ang ayos to! Kahit ano pwede kong ilagay dito. At ang maganda pa, hindi to mabigat. Ganyan talaga ang four-dimensional space. Pero kung basta-basta ka lang maglalagay ng mga gamit, mahihirapan kang ilabas ang mga yan. Okay lang yon. Hindi ko pa naman kakailanganin agad ang mga to eh. Kaya ayos lang itambak dito. Ang galing nga eh. Okay, ilalagay ko dito lahat ng mga gamit ko sa kwarto. Ilalabas ko na lang itong upuan at mesa kapag oras na mag-aaral. Wow! Kahit gaano kalaki yung mesa, kasya pa rin. Pakiramdam ko ako na si Doraemon. Ah, oo nga. Sabi nga ba, imposible mangyari to eh. Masyado kasi ito mabigat. Mama, tignan niyo ang kwarto ko. Yan, malinis na, di ba? Ha? Wala na lahat ng mga gamit mo? Pero paano ka naman mag-aaral ngayon kung wala na yung mesa at bookshelf mo? Huwag po kayo mag-alala. Nakatago lang po yun at may ilalabas naman pagkailangan ng gamitin. Ilalabas nyo pagkailangan ng gamitin? Pero nababagabag tuloy ako dahil wala kahit anong gamit dito. Dahil dito, natapos ko na yung pinapagawa ni Mama sa akin. Gagamitin ko na lang itong pouch pag maglalaro na ako. Ilalagay ko na rin to dito. Shizuka! Shizuka! Ha, Nobita? Mukhang malungkot ka. Anong problema? Ano problema ko kasi? Ito, oh. Ha? Sabi ni Mama, kalat lang to kaya itapon ko na lang daw. Grabe naman. Mga comic book mo yan eh. Sayang naman kung itatapon. Kinolekta ko ang mga yan mula sa unang issue. Tapos paborito ko pa ang lahat ng yan. Hindi ko magagawang itapon talaga. May alam akong paraan, Shizuka. Hindi mo na kailangan itapon ang mga yan. Basta ako nang bahala. Ha? Talaga, Nobita? Saan ang ilalagay? Basta, manood ka na lang. Anong gagawin mo? Ha? Parang bursa yan ni Doraemon ah! Oo, tama ka. Kapag kailangan mo na ulit to, huwag ka maiyang kunin mo to sa akin, ha? At kung meron ka pang gamit na gustong ipatago, sabihin mo lang. Ulit ka! Mukhang magtutulungan mo ako gamit dyan! Kailangan ko muna magtago dyan! Okay lang, di ba? Hindi! Magkakaproblema ko! Basta ka nalang papasok! Sige na! Wala na nandito ng oras! Sana kaya napunta yung si Takeshi? Basta nandito ako! Ligtas ako! Aba, Shizuka! Nobita, nakita niyo ba si Takeshi? Kung hinahanap niyo po si Damulag! May problema ba? Alam mo ba kung nasan siya, ha? Hindi ko po alam kung nasan siya. Sige, pag nakita mo siya, pakisabihan na lang ako. Hindi talaga marunong makinig ang batang yon. Sa oras na makita ko siya, malilintagan siya sa akin. Damulag, lumabas ka na dyan, umalis na siya. Damulag, okay na, lumabas ka na dyan, umalis na siya. Nobita, ayaw mo muna ako dito, saglit na lang. Ha? Pero hindi pwede. Manahimik ka naman na dyan, Nobita. Mas gusto ko dito eh. Buti pa, pumunta ka nila sa bahay ni Suneon, panginam ng video game. Ayoko nga, lumabas ka na lang dyan at ikaw na pumunta doon. Manahimik ka, huwag mo na akong kontrahin. Kung hindi mo gagawin ko, ano sinasabi ko sa'yo? Oo, nasira! Itigil mo niya! Gagawin ko na yung gusto mo!
Kung ganun, sige na, bilisan mo na, pumunta ka na ron! Ha? Ano? Video game daw? Utos ba yan itabulag? Oo, ganun na nga. Kaya sige na, pahiram na ako. Ang problema kasi, pag pinahiram ko sinamulag, hindi niya sinusoli na maayos. Pero hindi niya sinabi mo! Huwag ka ba mag-invento na paano mo yan? Nasa loob pa siya nito. Anong ibig sabihin nito? Personeo, hindi mo ba pinakahinga yung mga sinasabi ko? Oo, napahiramin na kita. Sige na! Buti naman, naiintindihan mo! Grabe, napaka makasarili niya talaga. Ang pinigay mo, Lupita! Ginawa niyang parang mahay yung pouch ko. Ayan! Ayos! Ganyan! Konti na lang! Ha? Mga kuting! Anong ginagawa mo? Bakit ka nag-iwan ng mga kuting sa harap ng pamamahay ko? Hindi po ako nag-iwan ng mga kuting sa bahay niyo! Responsibilidad mo to, kaya kunin mo sila at iwin mo sa inyo! Ha? Ano na? Ano nangyari yun, ha? Ano kayo? Naglalaro ako eh! Mga kuting! Grabe naman yun, napagkamalan lang naman ako nag-iwan ng mga kuting sa bahay niya eh. Yan ba ang patch kung saan pwede magtapon? Ikaw yung kolektor ng mga basura, di ba? Ito na yung basura! Ha? Nagkakamali po kayo! Kolektor yung mga basura namin! Yan! Malaking tulong to. Hindi kasi natin naabutan yung truck ng basura eh. Ano naman to? Ano nangyayari? Paano naman ako naging kolektor ng mga basura? Kasi yun ang sinabi ko sa kanilang lahat. At dahil nasa loob si Damulag, matatabunan na siya ng basura. Nakapagiganti na ako. Ano yung napakan ko? Ano yung gagawin ko? Patay ako nito. Nagkaloko-loko na, lumabas na lahat ng nasa pouch. Takeshi! Hindi ba sinabi ko sa'yo na makikinig ka sa akin? Suneo, anak! Bakit naman puno ka ng basura? Nobita!